Yan ito marids ang mga nabago sa Kawasaki Ninja 500. The latest next generation ng inyong peboretong Ninja 400. So basically it's a refresh upgraded unit at hindi po totally brand yung motor. But anyways, as the name suggests, mas malaki na po yung makina niya ngayon na nadagdagan ng 52cc and a total of 451cc capacity. Ha? Why, bakit hindi na lang tinawag na Ninja 450? Honestly, Marids, hindi ko po alam. For marketing purposes siguro yan, para magkaroon ng leverage na ma-market as either a 500 or 450. Like for example, may pangtapat pa rin sa CBR 500R or the likes of CF Moto 450SR. Pero eto dude, diba lumaki yung displacement niya and I'm sure na umaasa kang tataas ang horsepower niya. But unfortunately, Madrids, hindi po yun nangyari. At nanatili pa rin sa parehong 44.8 HP ang horsepower niya. Dahil nito, Madrids, ng engine output limiter for the European license restriction. Kaya naman, rotational speed lang po yung napakinabangan sa mas pinalaking displacement na nadagdagan ng 5.6 Nm, which significantly mas pinalakas po yung arangkada niya at lower RPM. At mas nagpatibid ng halos 1 litrong konsumo ng gas kahit lumaki yung makina. And about the refresh update in design, ngayon halos kasing agresibo at laki na po ito ng Ninja 650. May parehong LED headlights sa ZX6R at hybrid Ninja 7 that comes with a low profile winglet na maliit pero mukhang mas may pakinabang at bagong rear end design na kamukha ng ZX10R. And most likely, ito rin yung klase ng taillight na makikita natin sa mga upcoming future Ninja series ni Kawasaki. From which I'm very looking forward to na isasalpak nila ang bagong taillight na ito from all across the Ninja series ni Kawasaki. All in all, for the Ninja 500, binago talaga nila halos lahat ng fairings from the Ninja 400. Pwera lang talaga sa front and rear fender. At kung concern mo naman kung nagbago ang ergonomic fitting, well, hindi naman nagbago yung seat height at handlebar position niya. So, kung may mapansin ka man nakakaiba, that probably has to do with aerodynamic performance at ground clearance na tumaas ng 5mm. Tsaka bumigat din siya ng halos 3 kilo kumpara sa dati. Ang platform ng Ninja 400 Madrids ay ginawa talaga siya para magsilbing mabisang pang-commute na sport bike. Na wala masyadong mamahaling mga features at components. Kumbaga napaka-basic straightforward siya ng motor na wala masyadong cheche-boreche para lumobo ang presyo. However, sa bagong Ninja 400 ay meron po tayong dalawang variant. Ito yung Ninja 500 Special Edition at Ninja 500 Standard. Pinagkaiba ng SE or the Special Edition Madrid is the 5-inch full-color TFT display na merong interchangeable na white and black background. Keyless ignition na rin siya that also comes with a USB port and the same LED blinker na makikita mo sa ZX4RR. Radiology app na pang-connect sa mobile phone ay pareho pong available sa dalawang unit. But for the standard version is meron lang siyang negative LCD display. And syempre wala din po siya ng mga features na nabanggit natin sa Special Edition. Kung ako ang tatanungin Madrid, sa tingin ko papasok naman ito pareho sa Pinas. And I also think na siguro magkakaroon po ito ng konting price increase lang naman compared to its predecessor, the Ninja 400. Siguro you're looking at 3,000 to 5,000 price increase. Or since napaka-competitive ng mga motor sa kategorya ng 450 eh, baka lang may parehong introductory price pa rin ito sa Ninja 400. Wishful thinking na lang tayo, Madrids, na sana nga ganun ang nangyari.